Paano ba yan? Oh, confirmed! Oh, paano na yung mga DDS? Oh, huwag na kayong umiyak! Ang daming nagsisiiyakan eh! Sabi nila, sinungaling daw si Trillanes! Oh, paano na yan? May confirmation na po, mga minamahal! Oh, paano na yan? Eto kasi, mga minamahal. Kaya nga, diba sabi ko, oh, paano na yan? Alam nyo kung bakit? Meron na po kasing confirmation na meron po talagang sulat ang ICC na ipinadala sa Malacanang. Eto kasi yon, 'di ba natatandaan nyo, nag-post itong si Trillanes noong July 24, 25 ata to. July 25. Ang sabi niya, ICC update. The following former and active PNP official are now considered as suspect in the ICC case against Duterte. So, nandito si Bato, nandito si Oscar Albayalde, nandito si Karamat, nandito si Leonardo, at itong si Eliezer Mata. So, ito kasi mga taong to, ito po ay kinoconsidered as a suspect nga po ng ICC na gusto pong paimbestigahan. Yung ICC po mismo ha, gusto pong paimbestigahan itong limang itlog na to. Sabi kasi guys ng ano, ng ICC, kailangan din nila ng cooperation dito sa ating gobyerno. Para nga po marinig ang side ng mga palusot, este yung version ng limang pogo na to. Ng limang itlog na to ba? So nag-request sila sa ating government na gusto nilang marinig yung side ng limang to. Kasi yung limang to, kasama sa mga nirereklamo. Pero ano yung sabi ng mga diles? Eh, hindi, wala yan si ano, si Trillanes. Sinungaling yan. Ay, sabi pa nga ni Bato, lagi na yan, paulit-ulit na yan. Ano ba yung gusto mo, Trillanes? Ah, ginaganon niya pa itong si Mr. Trillanes. Kumbaga yun, nagpaparelevant lang yan kasi tatakbo yung mayor eh. Pinagtatawanan nila, kumbaga trililing, ang dami nilang masasakit na sinabi kay Trillanes. Isa din yan, si Albayalde. Dininay niya naman, si Albayalde, no more talk na. Kasi ano eh, kumbaga less talk, less mistake na nga, diba? So sabi ni Albayalde, dinideny niya. Oh, wala daw siyang kinalaman doon, wala. Yan po yung pagdideny ni ano, ni Albayalde. Pero, instead sana na magsulat sila, diba, ng kanilang reason, diba, ng hinihingi ng ICC, yung side nila, instead na magsulat, ang ginawa nila, nagpa-mainstream. Wala. So ngayon, diba, inaakusahan nila na si Trillanes, wala, hindi totoo yan, July na ngayon, tatapusan na nga. Oh, diba, wala pa ding ICC, yan talaga yung ano nila kay Trillanes. O ngayon, nagsalita na po itong si Minardo Guevara. Hoy, partida, appointee. Tama ba ako? Correct me if I'm wrong, guys, ha. Appointee kasi, if I'm not mistaken, appointee ni former president itong si Minardo Guevara, right? Dati itong nagtatrabaho sa justice. I don't know, I forgot. But, nagsalita itong si Guevara. So sa isang interview, although bagamat, no, just to be fair ha, just to be fair and balanced, bagamat sinabi naman ni ano ni tawag dito ni nang appointee ni Duterte na si Minardo Guevara na wala ng jurisdiction ang ICC. Although sinabi niya 'yon, pero ang sabi ni Minardo Guevara, hahayaan nila, hindi nila pipigilan. Kumbaga, sige, wala kayong jurisdiction pero hindi namin kayo hindi namin kayo pipigilan na mag-imbestiga. Ganon. Kumbaga, hindi lang tutulong ang gobyerno kasi wala ngang jurisdiction, 'di ba? Pero hindi nila pwedeng pigilan ang mangyayaring investigation na gagawin ng ICC.
Kasi mga minamahal, kung matatandaan ninyo, kahit nga din itong si Guevara, 'di ba? Ang sabi niya, hindi, wala 'yan, walang jurisdiction, bawal. 'Di ba? Bawal kayo mag-imbestiga. Dati ganun yung mga statement nila, 'di ba? So ngayon, may pagbabago. Merong changes. So ang changes ngayon, iba na po ang kanilang ang kanilang statement. Nang sabi, oo, wala ng jurisdiction ng ICC, pero hindi namin sila pwedeng pigilan na gawin na mag-imbestiga dito nga sa ating bansa, lalo pat on behalf na din po ito sa ating mga mamamayang Pilipino na, talagang ginawa ng kasalanan ng hindi makatao, inhumane ni former President Duterte. O ngayon may magtataka, o bakit yung lima lang dyan yung nadawit, bakit wala si former President Duterte? Ang kay Duterte kasi, ang inaantay na lang dyan, yung warrant of arrest. Itong sa limang to, under investigation sila. So mag-cooperate man sila sa hindi, may kalalagyan niyang mga yan. Eh kung aamin na lang yung tatlo, kasi yung tatlo hindi pa naman ata mabibigat, si Mata, si Karamat, pati si, tama ba dito, Eliezer ba yun? Anong pangalan? Tingnan muna natin mga minamahal, ha? Oh, si Leonardo, si Mata, si Karamat. Ay, mabigat to si Karamat. But anyway, 'di ba? Kung mag-cooperate tong tatlong to at hindi magmatigas, baka mailigtas sila sa kaso. Oh, kaya magpakabait lang kayo, 'di ba? Anyway, ito, panood ko sa inyo yung video kung saan nagsalita itong si Soljen Guevara. So, itong interview na to, kuha natin sa sa News 5. So, ngayon, ang gusto kong sabihin, bato, ano na? Mga Diles, iyak. Mukhang magmamaktol na naman sila. Maktol-maktol yorn. Ito, panoodin ninyo. Panoodin ninyo, mga minamahal. Clear that is a stance of the government. But Soljen, former Senator Antonio Trillanes also released an ICC document yet to be verified, questioned by the former PNP chief Oscar Albayalde. The document identifying 5 persons as suspects in this case. First of all, can you verify with us? Does that document exist? And has the ICC coordinated? Oh, narinig niyo? Anong tanong ni Gretchen? Oh, may nilabas daw itong si Trillanes. Pwede mo bang paki-confirm kung totoo ba yung nilabas ni Trillanes? Oh, sa madaling sabi, lingwaheng kanto, yun yung gustong sabihin ni Gretchen. Or communicated with the Philippine government. Since Mr. Trillanes has brought up this matter, this supposedly confidential matter, Rinig nyo? Since nilabas din naman ni Trillanes itong confidential matter na to, sasabihin ko na din. Ngayon, ito, pakinggan pa natin. Well, to say something about it so that it will be seen by the people in its proper context. Yes, there is a communication. There is a request from the ICC prosecutor requesting assistance from the Philippine government. Oh, rinig nyo? Yes! Sabi ni Minardo Guevara, yes! Kasi since tinanong siya ni Gretchen, sabi ni Gretchen, can you confirm if legit nga ba yung post ni Trillanes? Sabi naman ni Minardo Guevara, since nilabas din naman ni Trillanes at gusto kong magkaroon kayo ng context, yes, totoo na merong sulat ng ICC asking for assistance. Ha? So, totoo. Totoo ngang nagsulat ang ICC. Papunta dito sa Malacanang asking for assistance para nga po dito sa versions sa palusot, 'di ba, ng limang itlog na to. Dito nga po hindi mo naman kasi pwedeng bigyan ng warrant of arrest nang hindi pa nila nasasubmit yung side nila. Pero kung hindi talaga sila makipag-cooperate, then we will look forward kung ano nga ba yung magiging development dyan. Pero I think huhulihin din yan continue. To facilitate the interview of 5 individuals. And the reason for this is this. The ICC prosecutor cannot apply for a warrant of arrest unless he has full information
about the facts that happened. Oh, yon. Oh, 'di ba sabi ko nga sa inyo, hindi pwedeng hulihin ng ICC basta-basta hangga't hindi pa full facts, full info yung nakukuha nila at ibinibigay din ng mga inaakusahan. So, meaning dapat mag-submit ng tawag dito ng letter din itong mga itlog na to. Kinoconfirm nila na hindi ba totoo, ganito yung side nila. So, ito, continue pa. In the Philippine drug war. So far, the ICC prosecutor has seen much on the side of the complainants, mm-hmm. but nothing much on the side of those being accused. Mm-hmm. So, it is the duty of the prosecutor under Article 54 of the Rome Statute to investigate all facts, whether incriminating or exonerating, so that he presents a balanced picture to the pretrial chamber, who will determine whether it will issue a warrant of arrest or not. What has the ICC communicated? It has communicated, it's the ICC prosecutor mm-hmm. who communicated that request to the Philippine government mm-hmm. for assistance. For the review. Mm-hmm. In other words, for the interview. For the government to facilitate the interview. Ang ICC kasi guys, ganito ha, lilinawin ko sa inyo kasi baka may magtaka na naman dito. Bakit wala tayong nakikitang mga hilaw dito, mga Amerikano? Guys, nag-exist po ang ICC pero it doesn't mean na kasi all form of communication po ang kanilang ginagawa. So, pwede silang mag-investigate through social media. O, mag-call ba kayo? Ganon. Hindi pwedeng tawag dito yung face-to-face. Pwede din naman yon. Pero gagamitin nila ang all form of communication. Diba? O, may interviewin, yung mga pamilya. Diba? Hindi na yung katulad dati na kailangan pumunta pa. Hindi. Ay, iba't iba po yung klase ng communication ngayon. So, let's see kung ano yung magiging development near in the future. Of these people, whether in at The Hague, or in the Philippines, or if those two options are not possible, for the Philippine government itself to conduct the interview on behalf of the ICC prosecutor. And would you assist? What is this? What did you respond? Well, how did you respond? I am not sure about the final reply to the ICC prosecutor, but knowing fully well that the Philippine government through the president has repeatedly stated that we have no legal duty to cooperate or to lend assistance, then probably the answer is negative. But that does not mean that the ICC prosecutor cannot continue his investigation. He can also, he can interview these five. Diba? Narinig niyo yung sabi. Although hindi kami tutulong dito sa ating sa request ng ICC, 'di ba? Hindi tayo tutulong pero hindi natin sila pwedeng pigilan sa ginagawa nilang investigation. So, parang parang play safe din. Pero yung totoo dito, may mga nasa likod niyan, Bismiyo, Santa Barbara Bendita. Sa dami ba namang gustong makulong itong si Digong? May nasa likod diyan. So kaya nga nag-iba na yung tono nila eh. Diba, pansin nyo? Mga minamahal? He can do so. He can interview these five people directly. Correct. The government will not be involved. You're not gonna get in the way. No, we will not get in the way. The ICC prosecutor can do that voluntarily by himself, directly talking to these five people. So, when was this? I'm just trying to work out the timeline. Early part of July. Just in July. Yes. So you got the communication just in July. Yes. I'm saying all of this so that we have a proper context for what mm-hmm. Mr. Trillanes is saying. So kinoconfirm niya nga. Siyempre, ang information na hawak ni Trillanes nung in-update siya July 3. Pero kinonfirm naman ito ni Guevara na meron nga in the half of the month of July. So, mga 15 na, 16 yan dyan. Dyan dumating yung request ng ICC na pinatotohanan nga na totoo yung sinabi ni Trillanes na iimbestigahan itong limang pugo na to, itong limang itlog na to. Nako! Nako! Nako!
Oh, ngayon yung sabing sinungaling si Trillanes. Ngayon yung sabihing si Trillanes ay Trililing. Yari, tuloy kayo. O ano? Kaya pa ba? O, diba? O, see? Huwag niyong i-underestimate yung kakayahan ni Trillanes. Di porket nasobran kayo sa paninira sa kanya yung mga nakaraang taon, abay, kala nyo forever kayong in power. Nako, nako! Ang mundo ay parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim ka. Ah, see? Oh, yan guys. Iyak mga dilis. Iyakin na mga dilis. Huwag na kayong umiyak mga dilis. Go lang mga dilis. Anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik muli para sa ating panibagong video.